Hi to everyone, welcome back to our preservative bonsai content channel. Sa video ko ito ay ipakita ko sa inyo ang update ng aking Tanuki bonsai na ginawa ko noon. Ang gamit kong material ay kokintiro at ang gubat. Ang susunod natin gawin ay ipapreserve natin ang kanyang driftwood sa pamamagitan ng pag-apply ng lime sulfur. Kailangan may preserve natin para hindi madaling masisira ang driftwood. Bago tayo magsimula, siyempre, shoutout muna tayo. Shoutout kay Risky Rizal Bonsai, Adjo Bonsai, John Peter, Shifu Bonsai, and DIY Gardening. Thank you so much. Thank you mga kabonsai sa support nyo sa aking channel. Siyempre sa mga kaibigan natin bagong bisita pa lang sa aking channel, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Hit the subscribe button para maging updated kayo sa darating upang mga videos. Let's go mga kabonsai. Huwag natin ito patagalin. 1, 2, 3. Kung makikita nyo mga kabonsai, ito na yung dati kong ginawang Tanuki bonsai. Ito na ang update progress niya ngayon. Ang susunod kong gawin sa kanya ay i-preserve ko ang kanyang driftwood para hindi madaling masira. Kasi mga kabonsai, kung hahayaan natin to, madaling itong masisira sa tubig, saka sa init at iba pang mga elementong nagpapabulok sa driftwood. Kaya kinakailangan i-preserve ito sa pamamagitan ng paglalagay ng lime sulfur. Bago tayo mag-umpisa mag-preserve ng kanyang driftwood, triman muna natin. Yan ang mga kaibigan, triman ko na siya. Ang susunod natin ay i-preserve na natin. Tanggalin muna natin yung binder. Ang susunod natin gawin ka mga kabonsai ay lalagyan natin ng ipinsa yung mga ugat sa lalim ng kanyang distrang para hindi matalsita ng lime sulfur.
ito na po mga kabonsai, tapos ko na sa ma-applyan ng lime sulfur na pang driftwood preservative. Yan. Hanggang sa susunod ko pa mga video. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe. Thank you. God bless.